Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Ang ating sagradong misa pagunita kay Papa San Pablo Ika-anim. Naabutan ko pa itong Santo Papa at yung reforma ng ikalawang konsilyong Batikano, isinakatuparan niya na nakita ko po at na napanood at pumunta sa Pilipinas si Papa San Pablo Ika-anim. At ngayon po mga kapatid, ang unang araw na nobinaryo para sa ating kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo po'y lumapit upang madama natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa San Pablo Ika-anim ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, dingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod sa pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan,
Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinarangal sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ng Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayon panahon tayo, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluroan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw.
Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan. Isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hiningi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo! Tugon nila, sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil na siyang pinapanginoon. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong unang araw, sa paghahanda natin sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating Basilica Minor at Pambansang Dambana, kilala ito. Maraming misa sa unang Biyernes, ang pangako ng kamahal-mahalang puso ni Jesus kay Santa Margaret Mary Alacoque. Siyam na sunod-sunod, konsehekutibong unang Biyernes, maraming pagpapala. Kaya mula sa puso ni Jesus, ang kanyang pag-irog, ang kanyang pagsinta, ang kanyang pagmamahal. Puso ng Diyos, sapagkat ang pinakadiwa ng Diyos ay pag-ibig. At lahat naman tayo'y naghahanap ng pag-ibig. Yan. O yung ba, nakangiti. Pag-ibig. Ang wagas, ang tunay, mula sa puso ng Panginoon. Pag-ukulan natin ang ating mga pagbasa. Nandun tayo, unang sulat ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, huwag tayo mag-aaksaya. Huwag natin itatapon ang ating oras. Huwag natin ibubuhos ang ating lakas sa mga bagay na kukupas. Mga bagay na maaagnas. Yung pansamantala. At ang halimbawa nga ni San Pedro sa kanyang unang pagbasa, yung bulaklak. Ba, yung kariktan ng bulaklak. Ba, maganda yung mga bulaklak natin. Ha? Maganda. Presko. Pagkatapos ng ilang araw, matutuyo. Tapos, mapangit. Mawawala yung kariktan. Hindi maganda, kaya kailangan palitan ng mas presko. Nakakit ka, ganda ng bulaklak. Gusto mo yun, maganda. Hindi tatagal yan. Yung iba sa atin, naakit sa maganda. Gusto mong makamtan. Pero pagkatapos ng ilang panahon, mawawala ang kagandahan. Ang maganda ay papangit, matutuyo. Gayun din, sa pangalimbawa,
yung mga mahalaging metal. Ba? Mahalaga yan. Yayaman tayo dyan. Pero lahat ng mga bakal, kakalawangin. Di ba? Kahit matiba yan, sa haba ng panahon ay hihina ang bakal. Hihina. Walang tatagal. Lahat ay kukupas. Lahat ay mawawala. Saan natin ilalagay ang ating sarili? Sa mga bagay na hindi kukupas. Sa eternal, sa pangmagpasawalang hanggan kay Jesus. Kailangan matalino tayo pagdating dyan. Pumili tayo. Ayon, dumako tayo sa ating ebanghelyo. Nako, itong description dito, nako, napakalalim. Kasi narinig natin yung misteryo Pascual, kahit natutulog tayo, Jesus ay kailangan magbata ng hirap. Passion, death, and resurrection sa Ingles. Pagbata ng hirap, mamatay, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Pero dito yung description, kanina makinig kayo. Siya'y may dagdag. Siya'y tutuyain nila. Luluran. Luluran. Pagdura. Hahagupitin. Yung mayroong ibang dimensyon. Mas kanito. Mas, para magising tayo. Ayun nga. Si Jesus sinabi, nako, ako'y dudurain, hahagupitin, ilalatigo, mumurahin, kukutsain. Anong naisip ng dalawang magkapatid na si Santiago? Malapit siya, ha? Di ba bukod kay Pedro, Santiago, at saka si Juan, yung disipulong mahal ni Jesus? Kala ko pa naman talagang mabay, hindi talagang, wala namang perpekto. Ambisyon. Inisip nila, labindalawa tayo, palika, utol. Ikaw sa kanan, ako sa kaliwa. Iniisip poder, posisyon. Basta balapit tayo, palakasan. Kakabot ng ulo si Jesus. Ha? Mga disipulo na niya, bukod sa labindalawa, di ba mas malapit yung tatlo? Kahit ay malapit sa kanya, di pa rin maintindihan, di pa rin makuha. Buti si Jesus nagtsatsaga. Nagtsatsaga lagi siya. Sabi niya, huwag niyong isipin yan. Ang pamamara natin ay sakripisyo. To be fair, para naman patas naman, tinanong ni Jesus, kaya niyo bang batain ang binyag na dadaanan ko? Sabi naman nila, opo, kaya namin. Kaya pinagsabihan sila na, huwag na kayong maging ambisyoso. Isipin niyo yung hindi sarili niyo kung hindi pagbibigay ng sarili. Tama na po. Medyo mabigat. Mabigat na. Ang Santo Papa, naabutan ko po ito. Siya yung unang Santo Papang dumalaw sa Pilipinas. Pumunta siya sa Tondo, dito sa parokya ng Don Bosco. Si Papa San Pablo ika-anim. Yung kinainan niyang pinggan, Cubiertos, nando pa sa kumbento ng Don Bosco dito sa Tondo. Nung dumalaw ko doon sa kanilang kumbento noon pa. Ito yung mga kinainan ni Papa. Ngayon, Santo Papa na. Talaga Santo Papa. Santo na Santo. Kasi tawag natin Santo Papa, Santo Papa talaga, di ba? Pero ito ay Santo. Saint. Ayan. Mabait po siya. Yun na. Nung bata ako, naalala ko pa. Kaya ipagdasal tayo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at ni Papa San Pablo ika-anim. Nawa, huwag tayong palaambisyon,
Nawa ang ating puso ay sa mga hindi pagsamantala, kung hindi yung eternal at pangmatagalan na ibinibigay sa atin ng ating nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagmalasakit na lingkod ihatid natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Tugon po natin, gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod, na kumikilos na mayroong malasakit, na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanya mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paghalang na binigay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag inugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa, katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pablo ika-6 ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukad ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamat ng kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawam no sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni Papa San Pablo ika-anim, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglinas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinatanggap ay magnulat nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si Papa San Pablo ika-anim sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mariyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo mga daladalan ng mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila ang mga pangako ng sa binyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabaspas, malapit sa aking puso ang komunidad na ipinagkatiwala sa akin sa misyon ng ating pong Jesus Nazareno. Nagdadasal po ako para sa isang may sakit na bata, si Kyron Verdeflor. At ang puso ko ay nagdadasal para sa kanya upang siya'y gumaling. Yun. Alam niyo naman ang aking puso malalambot. Wala po akong anak. Pero yung mga anak ko, yung mga batang-bata pa ay yung sakit ay malubha. Batang-bata ka pa, ilalabanan mo na yung mga sakit na alam mo na. Mahirap magkasakit. Pinagdadasal natin. Gayun din, lahat ng mga parokyano sa St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, at lahat ng mga mananampalataya sa diocese ng Whitehorse, Yukon, Canada. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa minsan na ang pasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, I'm sorry.